Matapos mahinto ng 2 taon dahil sa pandemya, muling nagtipon-tipon ang mga kabataan at mga miyembro ng Filipino community sa University College London para sa PhiliFest 2022 sa UK Capital. Namayani dito ang mayamang kulturang Pinoy. Students from all over the UK together in one place to just be more prideful of Filipino culture and to make non-Filipinos just learn more about Filipino culture as well. Siksik sa aktibidad ang PhiliFest, kaya masaya ang mga dumalo. Inihain ang iba't ibang pagkaing Pinoy. Mayroong mga palaro at nagpakitang gilas din ang mga kabataan ng kanilang mga talento. I haven't been in the Philippines for a long time, so it feels like I'm back in the Philippines with a lot of Filipino people and also like with other friends who aren't Filipino. I'm just sharing my culture with them, so it's been fun doing that. Itinanghal naman sa Soho Theater sa London ang stage reading ng dulang Miss Philippines. Likha ito ng exiled Filipino writer and playwright na si Rogelio Braga. Yung play, tinatalakay niya talaga yung issue ng yung drug war, dahas ng drug war, the violence of the drug war, from the lenses or sa perspective ng Filipino LGBT. So, napakahalaga na ang mga artista, no, ay pamilyar doon sa issue ng LGBT dito sa UK at sa Pilipinas. Itinampok naman sa isang film screening sa School of Oriental and African Studies, University of London, ang Liwai, na highest grossing movie sa kasaysayan ng Sinemalaya. Tagu-taguan, maliwanag ang buwan. Obra ang Liwai ng direktor na si Kip Oibanda. Hango mismo ito sa kanyang karanasan bilang batang lumaki sa kulungan noong panahon ng martial law. Ayon sa ilang mga nanood, pinukaw ng pelikula ang kanilang kaisipan tungkol sa kasaysayan ng Pilipinas. It's extraordinary. I mean, a film like that needs visibility because truthfully, I'm Jewish. And when we're talking about the Holocaust, everybody knows about the Holocaust, even though there's people who deny that the Holocaust existed. But things like this need to go global. Proyekto ng East and Southeast Asian Intersectional Art Collective na Sampayan at iba pa ang film screening. Para sa TFC News, Jofer Takardon, ABS-CBN News, London.